Looney versus Tipsy D, Batas versus Sayat, Harlem versus Abra, Apex versus Mon, Lipcram versus GM, at marami pang iba. Ano ang pagkakapareho nila maliban sa pagiging classic battles sa liga ng Flip Top? Lahat sila ay ginanap sa event na pinamagatang Vuelta Valentong. Vuelta Valentong, ano na, Freedom Bar, QC, make some noise! Wow! Nagsimula yung Vuelta Valentong sa unang taon ng liga ng 2010 at agad-agad siyang nabansagang isa sa pinaka-inaabangang event sa Flip Top, bukod sa ahon. Bisan, putay na yung event na to, grabe talaga buong gabi! Flip Top again, unang best na... Kadalasan ay dito ginaganap ang quarterfinals o semifinals ng Isa Buhay Tournament at marami na rin nagsalpukang mga veterano at bigatin na MCs dito. Sa 21 ng Setyembre 2024 ay gaganapin ang 11th Vuelta Valentong. Ang venue sa Metro Tent, Pasig City. Bagamat unang beses to sa Metro Tent, pangalawang event pa lang ito sa siyudad ng Pasig. Espesyal ang pagbabalik sa Pasig. At susundan nito ang pinakaunang ahon noong 2010 na kung saan nagsimula talagang pumutok ang liga at mga MCs. Siyempre, hangarin ng Vuelta Valentong 11. Ang higitan pa, yung nakaraang event palagi. At pati na rin yung pinakaunang ahon. Posible nga ba? Dito gaganapin ang semifinals ng Isa Buhay Tournament 2024. Kung pagbabasehan ang kalidad ng performance ng apat na semifinalists sa nakaraang battles nila, malaking posibilidad na maging makasaysayan ang gabi na to. Dagdagan pa natin ng ilang dayo mula sa Visayas at Mindanao, mga up-and-comer mula sa Process of Elimination Tryouts. At syempre, ang top 1 at top 2 most viewed MC sa buong planeta. Silipin natin ang Vuelta Valentong 11. Kung may isang titulo sa battle rap na walang makakatanggi, yun ay ang pagiging most viewed sa buong mundo. Bandang 90% ng top 100 most viewed sa mundo ay galing sa Flip Top. Ang top 2 naman sa buong mundo ang magtatapat sa September 21 sa Vuelta Valentong 11. Dahil sa ganito kalaking laban, inaasahan ng liga na dudumugin ito. At kaya pumili ng mas malaking venue sa Metro Tent, Pasig City. Sinyo versus Shernan, ang laban ng literal na mga pinakasikat sa mundo ng battle rap. Unang nakilala ng buong bansa si Sinyo dahil sa patok niyang komedya at nakakahawang karisma. Na po. Hindi nagtagal ay umabot na kaagad sa million views ang bawat battle niya. At kahit kailan, hindi na ito bumaba. Maliban sa pagpapatawa, napatunayan na rin ni Sinyo ang kakayahan niyang sumabay sa mabibigat na lirisismo. Prueba nito ay yung laban niya kay Sheyi nung Ahon 7. At nakaraang laban naman niya kay Apex sa Ahon 13. Talo man siya sa Ahon 13, ay tumatak pa rin yung signature style niya, habang ilan sa mga linya niya ay nag-trending agad ng ilang linggo. Wala na dapat siyang patunayan pa sa liga
ngunit nananatili pa rin ang kanyang gutom makipagbakbakan sa entablado. Gusto ko lang na maalala ko sa flip top na isa sa nagpasaya sa kanila. Bagamat meron din siyang bentang komedya na laging dala sa duelo, nakilala rin ang kalahati ng 2x2 2017 champions sa kanyang kakaibang mga konsepto at tema sa battle. Hanggang ngayon ay tatak pa rin ang mga tema at costume ni Shernan na babaeng asawa kontra sa pagiging kabit ni Husky. Meron pa siyang Andres Bonifacio laban sa Jose Rizal ni Range. Minsan, pasok mismo sa tema ng laban yung costume. Minsan rin, hindi. Ngunit naging ugat ito ng sunod-sunod na kritisismo na lumalayo na daw to sa purong lirisismo at dikdikan sa battle. Ganun pa man, madali lang din pinaalala ni Shernan sa mga kritiko nung nagpakita siya ng walang temang laban kay Sixth Threat. Ang pinag-isipan ko talaga siya, ready ako. Dalawang MC na kayang-kayang magpatawa pero kaya ding makipagbasagan ng bungo. Tingin ko si Sinyo at Shernan, hindi sila magpapaagaw ng quest nila sa liga mismo. Tama lang na sa Buelta, Balentong to gaganapin. Isa sa kinikilalang pinaka malaking event ng liga. Di hamak na magiging makasaysayan to. Marami ang nagsabi na Battle of the Night daw sa Zoning 17 yung Slack One versus Ruffian. Marami rin ang namangha sa grabing improvement ni Slack One na nagsimula sa liga gamit ang ma-flow at pagka-joker na estilo. Pero sa kabila ng matinding pinapakita niya sa mga huling sagupaan ay hindi pa rin mawawala ang naratibo at mga paratang na nagsusulatan lang sila ng mga kagrupo. Hindi nagpakonsumo dito si Slack at ginamit niya itong gasolina para mas lalo pang lumakas ang material at presensya niya. Kahit saan yan, kahit saan ka liga, kahit saan ka mag-champion, iba yung title lang sa buhay. Greatest achievement yan as a battle rap artist o battle MC. Isa pang MC na maraming nagsasabi na most improved ay si Vitrum. Naturingan siyang underdog nung inanunsyo ang lineup ng torneo. Pero pagkatapos niyang magwagi sa quarterfinals laban kay G-Clown, naturingan na siyang lehitimong banta. Nandun pa rin ang kanyang agresyon at mga politikal na tema sa sulat. Pero dinagdagan pa niya to ng mas mabisang teknikalan at madilim na komedya. Downers! Kapag tumatanghal siya, kitang-kita mo yung halo ng dedikasyon niyang manalo habang ginagawang simple lang yung kalaban. So yung isa buhay talagang ano yan, hindi ka pwedeng stagnan sa isa buhay. Kailangan talaga pataas ka ng pataas. Dalawang underrated sa simula na ginulat ang crowd pagkatapos maghalimaw sa entablado. Sila ang patunay na hindi dapat tinutulugan ang mga up-and-coming MCs ng flip-top. Kahit sino pa yan. Tingin ko, pareho silang umoutside the box talaga. Pareho silang may self-awareness pagdating sa pag-aanda nila o sa pagiging MC nila. Asahan natin na kung anumang makita natin sa kanila noong Zoning 17 ay dadaigin pa nila sa Buelta Balentong 11. Mula sa paghamon ng old gods hanggang sa pag-angat ng bagong meta, masasabing ibang klase yung nakaraang dalawang taon ni GL sa battle rap. Agad siyang naging bagong fan favorite. At dito sa torneo, marami ang umaasang siya
ang mag-uuwi ng kampyonato. At lalo pa nung tinalo niya ang 2017 finalist na si Surgenio na isang dikdikang palitan. Usa na expose! Maraming technical man sa liga, pero sinigurado ni GL na maging bukod-tangi sa ganitong estilo sa pamamagitan ng mga concept-based na atake at pambihirang mga eskima. Control! Kada laban ay may bago siyang pinapakita. At ngayong nasa semis na siya, asahan ninyong ibang level ulit ang mapapakita niya. Sa buhay, sukatan siya ng longevity eh. Nada walk in the park, it's a marathon. Sa kabila naman, hanep ang dedikasyon ni EJ Power sa tournament na ito. Bumabiyahe pa mula Denver, Colorado ng higit 24 oras hanggang saan mang parte ng Pilipinas para lang sa isa buhay. Gagalingan ko sa laban, promise. Sinulit naman niya ang paglipad ng kanyang huling dalawang laban at mukhang hindi naaapektuhan ng kahit anong pagod ng jet lag. Tinalo niya ang dalawang veteranong favorites na si Poison 13 at Romano at nananatiling epektibo pagdating sa komedya. Habang mas lalo na din siyang lumalakas sa personalan at purong teknikalan. Nandyan na rin siyempre ang kanyang humihiwang delivery at hindi matitibag na presensya. Jack, buong daigdig, mayayari! Sa kabila rin ng matagal na hiatus sa liga, masasabi pa rin na siya ang pinaka-experienced sa apat na semifinalist. Kaabang-abang kung paano niya ulit ipaparamdam to. Sa buhay, yan ang maglilimpag sa'yo sa liga. Hall of Fame, kumbaga. Hall of Fame. Sa September 21, magtatapat agad ang dalawang early favorites ng Isa Buhay 2024. Parehas nang nag-iwan ng marka sa liga at parehas patuloy na inaangat ang kalidad ng battle rap. Sino kaya ang lalabas ng buhay sa garantisadong bakbakan nila? Dalawang halimaw, laging may bago si GL, lagi rin may bago si EJ. Wala eh, puta. Ang pabang sasabihin ko tungkol dyan, tangin. Ilang beses natin nasaksihan sa liga ang mga pang-finals na labanan na sa semis ng Isa Buhay lang nagpapang-abot. Malaki ang tsansang isa na rin tong mala-finals na labanan. Ang GL versus EJ Power sa Vuelta Balentong 11.